Hello guys, welcome to my channel. Sa videong ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng unique na pamamaraan sa pagpattern ng shirt. Katulad nitong sa harap, magkaiba ang guwit sa likod, no? At sa pamamaraan na ito, ang harap ng ating shirt ay napakalinis. Ang kailangan mo lang ay aralin itong L square, no? Katulad nito guys, sa L square din ito nang galing, no? Yung harap at saka yung likod. So kung gusto nyo matutunan nito ay tara, samahan nyo ako at panoorin natin. So una, ang gagawin natin ay guguhit tayo ng mga pangunahing linya, no? Katulad nitong shoulder line. Ito naman yung sa buttons line sa front. Ayan. Ito yung overlap, no? Sa kanyang buttons. 3/4, no? So, ang neckline ay 15. So, 15. Hanapin natin dito sa long arm. 15. And, dito naman sa shirt ay hanapin natin ang 15 sa 6. And, connect lang natin. Ang shirt ay mayroon na siyang seam allowance. So, 1 cm. So, sa front ay mag start tayo dito sa sewing line, 15. Kung ano yung ginamit mo rito ay siya rin gagamitin mo rito, no? Para malinaw. Ayan, 15. Ayan. Ang shoulder natin ay 17 plus 1 cm. Okay. Dito sa down, sa armpit, nagda-down lang tayo dito ng 9.5, no? Or pag malaki, medyo babaan mo ng konti. Or 10. Depende na sa inyo guys mag-proportion, no? Ibig kong sabihin. So, let's start tayo dito. Ang body length ay 28. Sa actual ay nakabase ito sa inyong sukat. Okay. Sa waistline ay mag-down lang tayo ng 17.5. Ayan. Yung chest circumference ay 38, no? Plus 1 cm sa seam allowance. So 38, 17. Dito, 36 plus 1 cm kung may tax, plus tax, no? 3/8 or half inch. So, nandyan siya. So, dito ay 39. Ayan. So, dito, ito ang ating kanyang sukat. Ang procedure ko ay ganito, no? Nag-a-add ako ng 3/8 para sa back part, no? Ito yung magiging back part ko. So, dahil nag-add tayo ng 3/8, mag-minus tayo ng 3/8, no? Ayan, para panatili ang kanyang sukat. So, ito ngayon yung magiging front, ito naman yung magiging back part, no? Ayan. So, dito meron tayong cutting. Tinatawag nila yung yuk. Hindi ko alam kung anong term talaga nito. Ayan. Yung back width, no? Pwede kayong mula dito, no? Akyat nyo lang ng 2.5 to 2 3/4. No? Ayan. Eskwalado lang natin. Ayan. So, minus 3/4. Okay. So, nandito yung kanyang sukat. Ayan. Ito ang back part, no? So, lagyan natin siya ng bawas dito, no? Okay? So, ito yung shoulder slope, no?
ito, ipa-plus natin siya dito. Kung ano yung binawas, plus 1 cm. So, ito yung back part natin. Hindi siya pwede ganyan, no? Yan. Hindi pwede. Kasi ito yung umakyat yung batok. Experience ko na yan. Kaya, sundan nyo na lang. So, dito. Yan. Squala mo lang gano'n. Okay? Sunod, sukatin na natin ito. Lagay natin siya dito. So, dito siya minus 1/4. Banat nyo lang siya. Ipantay nyo siya rito para malinis yung front part. Ngayon, mula naman dito. Yan. Yung shoulder slope nyo ay pwede kayong mag-start sa 2 1/4. Or 2 1/2. No? Babawiin nyo yung mga pinag, ano nyo dyan, no? Sa front part. Ayan. So, kung semi-straight siya, dapat slope siya sa harap. Kasi iikot pa yan, no? Dito naman, sa front, ay ang width ng front chest ay minus 1 inch. Eh? 1 inch. Sunod, kunik lang natin siya dito. Sa center, no? Ayan. Sunod, down kayo ng 1 inch or 3/4, no? Dito, pwede kayong mag-add, no? Sa, ito yung magiging front. Kung mag-add kayo, front, ito yung magiging back. Pero kung pwede nyo naman siya wala, eh, no? Nasa inyo lang. Mga ano lang yung dinadagdag ko. Okay? So, i-minus natin yung half inch, no? Or 3/8. Okay, sukatin lang natin ang neckline kung nakuha ba, no? 15. So, sakto siya, no? So, sakto siya, no? Front part, armhole. Ayan. So, back part. Sunod, front part. Kasama na dito yung kanyang seam allowance, no? Pag nagawa kayo, no? Ng sleeves. So, 20. Dipitin na natin, no? Ganito, no? Ito yung sewing line, no? Ito, seam allowance. 23. Ayan. Yung kanyang cuff, no? Okay. Ito, 10 inches yung ginawa natin. Kasama na yung allowance, no? So, lagyan na lang natin siya ng same allowance. Automatic, no? May pleats, so 1 1/2, depende sa inyo kung gaano kalaki, no? Ilalagay niyo yung pleats. Sunod dito ay, pwede kayo mag-down ng 5, no? 4 1/2, 5, depende, i-proportion niyo guys, kasi minsan maganda rin yung 6 pag malalaki na armhole, no? So, 20 plus 1/4, sharing, no? Bagyan ng konting sharing. Okay. Sunod dito. Ganito lang, no? Simple na lang natin yung tutorial. Makukuha nyo na naman ito, eh. Yan, huwag nyo gaanong palakihan ito, no? Ang pangit. Re-recut na lang natin mamaya pagka tapos nito. Ayan. Plus 1/2 inch, no? Sunod, 4 inches. Okay. Bitin lang natin. So, ito, linisin nyo lang. Bawasan nyo yung front. Ha? Mga
awal na. Wala pa na yung 1 cm, no? Or 1 cm. Dito, kaya ginanyan ko yan para makapag makapag ano pa tayo ng magandang guhit, no? Bilog. Yan, dapat ganyan yung itsura ng sleeves. Ayan. Oh, sorry. Ayan. So, ito, pwede nyo pa itong laliman, no? Buwasan nyo pa ng konti. Okay. Ayan, allowance.